Hello po mga kababayan, kumusta po uli kayo? This is Nancy Bicolana again. Maraming salamat po uli for watching. Pag-usapan po natin itong batas na dudurog po sa CPP-NDF. Kasi meron po tayong itong batas na to noon. Dahil may dahilan, kaya tayo nagkaroon ng batas na yan. Kaya lang, ito po ay ni-repeal ng dating presidente na si Ramos 30 years ago po. So ngayon, ang nangyari nga po pagkatapos ng i-repeal, akala po siguro ay makikipagkaisa na itong mga nanggugulo sa ating bansa. No, hindi po. So anong nangyari? Dumami, naging magaan ang kanilang pag-re-recruit. Naging magaan yung dumami po ang CPP, NPA, dumami ang underground ay mga kababayan. Ngayon, sandamakmak na kaya nga po, hirap na hirap ang ating mga sundalo na sila ay tapusin na. Kahit na po nag-o-offer na kung ano-anong ino-offer, hindi na po matapos-tapos ito. Pagkatapos meron pa tayong ganyang klaseng judge, panoorin po natin itong balita. Sa pagdinig sa Kamara ay nagpahayag ng suporta ang Department of National Defense para sa pagpapanumbalik ng isang lumang batas na tiyak na uubos sa mga kalaban ng pamahalaan. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. Sa pagharap ng Department of National Defense sa Kamara kamakailan para idepensa ang kanilang budget sa 2023, ay natanong ang ahensya sa issue ng anti-subversion law. Na-repeal o binasura ang anti-subversion law noong September 22, 1992 bilang bahagi ng peace talks sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines. Dahil dito, naging legal ang CPP at lumawak lalo ang recruitment ng mga makakaliwa. Kung may babalik ang anti-subversion law, tatamaan ng malaki ang mga komunista. Good. Kung may babalik ito sa pinakahuling bersyon, maaaring ipakulong ang sino mang makikipag-ugnayan, magiging miyembro o mananatiling miyembro ng anumang subversibong asosasyon o organisasyon. Ang DND suportado ang panukala, lalo na sa pagbuo nito. We are aware of this bill, Madam Chair, Your Honor. And we will support by using or we have our legalists, our lawyers to or craft or give advice on the working group that will be organized by the if there will be hearings on the matter, Your Honor. 20 hanggang 12 taong pagkakabilanggo ang kakaharapin ng mga tatamaan ng anti-subversion law. Makalabas man ng kulungan, tatanggalan sila habang buhay ng karapatang maluklok sa pamahalaan at makaboto. Good. Para sa mga muli mako-convict, papatawan ng mga nagkasala ng 20 taon at isang araw na pagkakakulong hanggang 40 taong pagkakabilanggo o reklusyon perpetua. Pauuwi naman sa kanilang bansa ang mga banyagang mahuhuli dito sa Pilipinas. Makukulong din ang iba pang mga mapapatunayang kasabwat ng mga grupo na layong pabagsakin ng gobyerno. Sa kasalukuyan, si Duterte Youth Party List Representative Drixie Marie Cardema ang naghai ng panukala para ibalik ang anti-subversion law. Nais ko po sanang kunin ang technical support ng DND at AFP sa panukalang batas ng Duterte Youth Party List dito sa Kongreso. Ang House Bill 4324 or the Act to Outlaw the CPP-NPA-NDF and all organizations supporting them in their recruitment, operations, and financial transactions. Sa ngayon ay nasa committee level pa lamang ang panukala ni Cardema, pero ang mga dating rebelde, yung mga former rebel, suportado ang pagbabalik ng anti-subversion law. So mayroon pong batas, basahin po natin itong batas na tinanggal nila noong 1992. Ang kadahilanan kasi, mayroon pong dahilan kaya ito inilagay. Marami pong nanggugulo sa ating bansa at gusto pong ibalikta rin ang ating bansa at gawin po nilang gobyerno na gusto nila. According dito, gusto nilang gawing totalitarian. Sige, total control sa inyo. Sa ating lahat. Na itinuloy naman po ni Joma na tuloy-tuloy na ito. Matagal lang po ito. Marami nang gugulo talaga. But tingnan mo. Nirepost lang yata ito February 20,
2018. Pero ito po ay batas noon pa. Prior, kahit pa po, kaya bago pa po nagkaroon tayo ng late President Marcos, batas na po ito. Sabi dito, kasi marami nga pong nanggugulo. So, Republic Act number 1700, an act to outlaw the CPP and similar association penalizing membership therein and for other purposes. Hindi naman po natin babasahin ito kasi sa isa, dalawa, tatlo, pang, kahit pang tatlong paragraph pa lang, magigets nyo na po ang idea kung bakit meron tayong batas na ganito. Sabi niya dito, whereas the CPP, although purportedly a political party, is in fact, nilagyan ko nga ng dilaw, ng blue, is in fact an organized conspiracy to overthrow the government of the Republic of the Philippines, not only by force and violence, but also by deceit, by subversion and other illegal means for the purpose of establishing in the Philippines a totalitarian regime subject to alien domination and control. So, sinong magkukontrol sa atin? Tigalabas, mga kababayan. So, they're willing to go under other country to control us just so makuha nila yung gusto nila na sila ang magpatakbo na gawin nila itong bansa. Yan nga, totalitarian. Kaya nga, mga kababayan, may mga tumutulong sa kanila ng tigalabas. Kahit po doon kay Juma, mayroon tumutulong sa kanila kasi willing silang magkaroon ng ibang bansang tutulong sa kanila, ikukontrol tayo as long as sila ang magpapatakbo at gagawin nilang government na gusto nila itong ating bansa. Matagal na po nilang gustong agawin ito at baliktarin po nila, tanggalan tayo ng demokrasya. Diba? Yung mga sigaw ng demokrasya. Kung hindi kay late President Marcos, wala kayong demokrasya. Tigil nga kayo dyan. Sabi dito, whereas the continued existence and activities of the CPP constitutes a clear, present, and grave danger to the security of the Philippines. And whereas in the face of the organized systemic and persistent subversion, national in scope but international in direction, posed by the CPP and its activities, there is urgent need to special legislation to cope with the continuing menace to the freedom and security of the country. Now, therefore, Section 1, this act shall be known as anti-subversion law. Kasi nga po, dahil nga po sa ganito, nanggugulo po talaga nila. Gagawin po nila ang lahat, including mag-undergo sa magpailalim sa ibang bansa, i-control tayo as long as magawa nila yung gusto nila. So mga kababayan, kung maniniwala kayo sa mga hinayupak na mga sinungaling na mga CPP na yan, ito po ang tinanggal. Kaya tayo marami ng mga CPP, NPA, NDF. Kaya nga po, remember po, dito gagawin nila including deceit. Kaya nga po may NDF eh. Sabi nga ni Chief Legal Advisor ni PBBM, Juan Ponce Enrile, kaya nga may front eh. Hindi nyo ba naiintindihan ang front? Mayroong front na maamong tupa, hayop naman ang nasa likod, na demonyo ang nasa likod. Kaya nakakabuisit yung decision ng isang judge na yan. Ito oh, na itong pinagpatuloy nila Joma at nitong mga CPP and PNDF na to. Hindi natin kailangan basahin, but then, yan nga po, ang dahilan, mayroon po tayong batas for reason. Hindi po sa kung laro-laro lamang yung batas na yan. Nasar ako dito sa ginawa nilang to. Sana tahimik tayong, wala tayong kalaban.
na kapwa natin Pilipino. Kasi inaano lang naman nila, minamanipulate lang naman nila ang isipan ng ating mga kababayan. 'Di ba? Kaya nga maraming nagbalikan, no. Naloko nila. Eh kung hindi ba naman yung ginawang legal, kung hindi ba naman tinanggal yan, eh di wala tayo sanang problema ngayon. Wala tayong kalaban na kapwa natin Pilipino na indoctrinized na, 'di ba? So yun lang po mga kababayan, I hope po na matuloy talaga itong batas na to na again, kung hindi ko pa nasabi, hindi man po i-proscribe ang mga CPP, at least meron tayong panibago na pwedeng gamitin again sa mga gagong sinungaling na mga mapagsamantalang mga hinayupak na mga CPP na yan.